Welcome to Mom Delicious Life! So, in today's video, nakita niyo naman sa title, oh my god, natagal kong hindi nakakapag-vlog or nakakapag-upload ng anything sa channel ko kasi super duper daming ganap sa buhay. So, ayun nga. In today's video, i-discuss ko sa inyo kung ano yung experience ko sa pagpapakabit nitong ipin. Brace. Hindi pala ipin, brace. So, ayun na nga, guys. Actually, pinakabit ko siya kahapon lang. And all I can say is, sobrang antagal ko itong pinag-isipan. Kasi nga, ang dami ko napapanood sa video, sa mga kakilala, sinasabi na masakit. As in, hindi ka makakakain ng ilang days or weeks pa yung iba. And yun nga, mapapasoft diet ka. And as you can see naman sa inyong harapan, Hagardo Bersosa na ang mukha at wala na akong pake kasi there is, you know, ito ang natural at huwag na natin itago. Walang halong filter or kahit anong kebrot yan. So, ayan nga, since alam niyo naman may, you know, meron akong vlog dyan na about my PCOS history. So, until now, meron ako niyan. Anyway, lumalayo na tayo sa topic. So, ayan nga, guys. Second days. Pangalawang araw ko nga ngayon and yan, pasensya na kung maarte nga magsalita, totoo pala. And yun, nag-discuss ko lang sa inyo experience kung ano yung nangyari, yung process kasi paano ba? Sobrang out of nowhere naman, parang ang plano ko lang talaga is magpalakabit ng direct composite veneer, which is dito lang ha, sa harap na to. Kasi, nag-discoloration. Nagkaroon na siya ng ganon. Kasi nga, nang bata ako, nasubsub ako sa hagdan, inaputol na siya. Pero, nangilo lang siya nung time na yon. Tapos, pinabayaan ko lang hanggang sa nung tumanda ako, nag-anak na nga ako ng isa. Tsaka ko lang napag-alaman or napagtanto na meron palang pinapasta na yun nga, dudugtungan lang yung basag. So, pinapastahan lang siya and yun, bago ako magpa-brace, parang naisip ko na baka pwedeng magpaano ako. Wait lang, ayusin ko lang yung camera ko, medyo tataas natin. Ayan, baka po pwedeng naasiwa talaga ako sa ano? Sa mga tigyawa, sandali. So, baka pwedeng mag-brace na nga. Ano ba? Nawala ako. Magpa-brace na lang para matakpan siya. So, useless din. Kasi nga, kahit naman magpa-brace ka, hindi naman kasi siya basta pantapa lang. Since alam naman natin na may purpose talaga. Hindi ko alam kung medical purpose nga yung term doon ha. Pero, yun nga. Usually, di ba, ang brace may mga kinokorek talaga sa ipin. So, hindi siya pang fashion, guys. So, sa mga gusto nyo lang dyan magpabebe at numite para masabi mo lang na naka-brace ka, ay te, ay kuya, itigil nyo na yung kahibangan nyo. Kasi bukod sa pricey na siya, I mean, oo nga, may mga affordable na down payment. Pero in terms of mag-monthly ka and alam mo yun, kung matino naman yung ipin mo at hindi mo naman kailangan, so huwag ka ng gumora bells. Pero yun nga, so yun na. Ang tagal ko siyang pinag-isipan since malakas ako lumamon. So, parang inisip ko, hindi siya advisable sa akin kasi sabi nga nila is mabilis matanggal yung mga bracket and kemero-kemero na kailangan bite size lang yung mga kinakain mo. Eh, ako, sipangas ako ng mga buto-buto. Pero yun, nung nagpatingin naman kasi ako sa dentist, syempre, kailangan naman kumonsulta. Hindi ka naman pupunta ro na, Doc, kabitan mo ako, gusto ko ng brace. Hindi naman gano'n. Syempre, tinanong ka rin naman and sinekap ako and nakita niya na nga na required akong magpa-brace sa condition ko na naka-deep vite. Sorry, may mga kaguluhan lang ha. So, nagkaroon lang ng deep vite. Deep bite. So, medyo maano yung ipin ko sa taas. Ayan, mas nakaluwa siyang ganun compare sa baba. And yun nga. So, yun. And, hindi ko alam ha. Sa iba't ibang mga dentist talaga, or dental clinic na napuntahan ko, or natanungan ko na, iba-iba kasi sila ng procedure eh. Merong iba na, yung mga phase 1, phase 2 pa.
bago ka nila kabitan. So, bukod sa panoramic x-ray na ipoprovide mo, may mga susukatan ka pang Keberlu, tatanungin ka pa kung anong titignan ko yung, my God, lumalabas yung laway ko. Titignan pa kung ilan ang ipapasta sa'yo. So, sa akin kasi, itong nahanap kong clinic, as long as may dalang panoramic x-ray at meron kang dalang pang down, good to go ka. As in, bibigyan ka lang nila ng appointment. So, yun nga. Pero, syempre, ha, chinek nga kung talagang advisable. Baka kasi tinanong ka rin, tatanungin ka rin naman, so, bakit gusto mong magpa-brace and iti-check ka nila. So, yun. Pumunta ako. Meron akong 5,000 kasi yun yung down payment. Well, actually, pumalo ako ng halos 3,500 yung direct composite veneer ko. Iba-iba sila ng price eh. Yung ibang natanungan ko is nasa 4,000. Yung clinic na napuntahan ko is 3,500. So, per tooth. So, ito yung tinagawa ko. Ayan, hindi ko alam kung makikita nyo siya. Bagong toothbrush yan. Talagang ganyan ang kulay niyan. Huwag ka nang mapamintas dyan. So, ayun nga. Ano ko siya? So, sinabi naman sa akin na huwag akong mag-expect. Babalik pa rin naman daw yun sa yung shade talaga na mas mangingibabaw pa rin yung discolored nga. So, well, wala tayong magagawa. Since sinabi nga na advisable naman din magpa-brace and mako-correct naman daw ng mabilis yung sa situation ko, nag-go na nga ako. So, 3-5 yung direct composite veneer and kinlining naman ako bago, yun nga, ginawa yung veneer. Tapos, kinabit na to si braces. So, nagtataka lang ako kasi di ba yung ibang braces din, may mga parang nakikita akong bakal-bakal dito and sa taas or may mga elastic band pa ba doon. Hindi ko alam kung ano itawag doon na. Tsaka guys, wala, hindi ako pinasta. Hindi rin sinabi sa akin kung ilan yung papastahan. Although, alam ko na meron pa akong 8 papastahan sa mga previous clinic na napuntahan ko. Kasi meron akong before na nung employed pa ako, tawag dito, meron akong may mga free akong pasta. So, syempre, ginamit ko lang yung free or yung covered ng card. And then yung iba, sariling sikap mo na magbayad. Eh, hindi ko naman lahat kaya i-afford din. So, bali yun nga, yun lang yung pinagawa ko. Actually, ang dami ng ganap sa ipin ko ngayong taon. Nagpatanggal din ako ng wisdom tooth. So, nagparoot canal din ako niyang harap. So, nagparoot canal ako. Akala ko magiging medyo okay-okay siya. Mas lumala nga eh. Lalo siya nagnanilaw, nag-darken yung kulay niya. So, kaya ayan, napunta na po ako sa veneer. Hanggang sa napunta na nga ako sa brace. So, ano ba yan? Nag-fento na ako ng history ng ipin ko. Pero ito na nga, guys. Ano ba yan? So, ayun nga. Yun lang yung binayad ko. And then, same day, kinabit na siya. And, ayan. Ayan siya. Tapos, hindi ko nga alam bakit yung makakulay yung bracket. Sabi nga ng anak ko, ba't may dilaw, may pula. Hindi ko rin alam. And, yung band, yung kulay ng kinili ko na yung kulay ng, ano ba tawag doon? Elastic band? Elastic band na yan. Kulay purple siya. So, yun lang. Dala mo lang yung panoramic x-ray mo. And, binigyan ako nito. So, I think lahat naman yata ng clinic binibigyan ng ortho kit ba tawag yun. So, ang cute. So, kaya nagsisipilyo ko. Hinihintay ko tong ubos. Pero sorry, hindi ko kayang hintayin kasi sobrang tagal. And, may kasamang cute na dental floss. So, ayan siya. Although, meron naman ako sarili ko dyan. Pero, guys, kung kagaya ko kayo na hindi naman ganun kabihasa sa dental floss, maghahanap na lang ako nung yung may parang toothpick. Kasi sobrang hirap na talagang iganon-ganon. Kaya hindi ko rin siya masyado nagagamit. Honesty is the best policy. Hindi ko talaga siya nagagamit. So, eto naman, dental floss threaders. So, nakita ko na siya sa mga vlog sa YouTube. And, yun. Without any expectation, kasama pala siya dun sa dental kit. Or ortho kit. Kung ano man siya. Ayan. So, as usual, kagaya na sinabi ko guys, tinry ko siyang gamitin kagabi at ngayon, nga.
ang inyong mama. Hindi ko talaga siya magamit kasi dumugo pa yung gums ko. Sobrang sensitive ng gums ko. And alam mo yun, yung tipong minsan sisipilyo lang ako, dudugo. And kung may mga dentist ng maligaw na manonood sa akin dito sa aking vlog, pa-comment down below nga kung ano bang ganap sa mga ganong klaseng gums. Kasi kahit yung simpleng pagsisipilyo, dumudugo. Tapos yung mga cleaning-cleaning, promise, nangingilo ako. Sobrang sakit ng ipig. Ah! Papagano'n ako. And may kasama pa tayong eto. So, ayan nga. Kung gusto mong paka-fillingeran dentista, diba? Yun lang siya. And ito ang pinaka vets ko ngayon, nagka-razor ko. Oh my God, vasava siya. Ito. Isang napakaliit na hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta, siya yung pinangsasangkit-sangkit ka dyan, no? And I love it. Maghahanap ako nito sa Watson. Para kung meron, no? Meron ako, para kung makasiraan siya. Meron ako spear parts. Yung isang toothbrush na gamit ko na, kasi yung gamit talagang, yung bristle kasi ng regular toothbrush ko is medium. Pero advice pala sa mga naka-brace ay soft bristle. So, eto siya. Medyo mahihain siya eh. Itong isa. Dalawa kasi tea. May isang nga gamit ko na. Nilagay ko rin sa CR. So, ayan. Yes, it's travel size. So, malinis yung kamay ko. Okay, mga ambisyosa din ah. So, ayan. Ito siya. And, ang hindi ko pa nagagamit, awa ng Diyos. Although, meron na akong singaw dalawa rito. Carry bells pa naman. Hindi siya yung kagaya ng singaw na nakakagat mo na nagnanana dahil sa you know, may nagsugat. Hindi pa naman siya ganun. So, hindi ko pa kinakailangan ng tulong nitong wax. Wax nga ba tawag dito? Comment nyo nga. Nakalimutan ko. Basta wax yun. So, ibilog-bilog mo. Ikorte mo. Ikabit mo kung saan nang sumasabit ng bracket. So, ayan. And namumuo talaga yung laway ko, guys. Ganyan ako ng ganyan. And nag-uumpisa na ako magkaroon. Excuse me, masyadong maingay na yung background ko, ha? Medyo lalakasan ko lang yung bunganga ko kasi nakikipagtalo yata sa background yung mga anak ko, eh. Alam naman nila, nagbablog yung nanay nila. Minsan ko na nga lang gawin ng gugulo pa. So, ayun na nga, guys. So, yung akin pala nakuha is worth 30,000 lang kasi sabi ng doktor, maganda naman daw yung alignment ng aking ipin. At wala akong mga sungki-sungki. At ito lang talagang deep bite ang kinokorek sa akin. So, I think ito yung isa sa mga reason bakit hindi rin ganun kasakit yung experience ko. And guys, hindi ako hindi totoo yung soft diet. Nag-diet ako bago ako magpa-brace. Pero alam, di ba, kumain naman ako ng kanin simula nagpa-brace ako. Kumain ako kahapon ng kaldereta kasi sabi ko, hindi na ako makakapangas ng bakang matigas pag nagpa-brace ako. So, nag-rice ako. Kasi hindi na ako nag-rice eh, pero nag-rice ako. Kasi nga, ang akala ko, talagang hindi na ako makakanguya ng matino. And nag-prepare pa ako ng mga kakainin kong sopas, lugaw, tempurado. Pero oh my. Walang nangyari. Lumalamon lang ako. Alam mo yung hindi siya masakit. Ang masakit lang. Yung anda, parang ang dami-dami mong tinga. So may siksik sa mga bracket. Na parang, sungkit ka ng sungkit. Na nakakahiya. Na ewan, hindi mo maintindihan. Tapos, so dati hindi ako nagadala ng salamin talaga sa bag ko. Ngayon nagadala na ako pag aalis ako. And minsan hindi ko na mapigilan, parang gusto kong putputin na parang may something talaga eh. May gusto pa akong alisin. Tapos yung band, minsan hindi ko malaman kung yung pa ba yung kulay purple or may ibang kakaiba naman sumabit sa ipin ko. So ayun na nga, guys. I encourage everyone, encourage. Lahat ng mga nangangailangan ng pa-brace, huwag kayong matakot magpa-brace. Kung talaga required lang, ha. Hindi siya ganun kasakit. Sa akin, ah. Pero tolerable talaga siya kasi ang laki ng takot ko. Lalo na pag ina-explain na sa akin ng doktor yung mga pwedeng mangyari na yung singaw is given, magkakaroon ka. Yung sakit kasi may nagkakaroon ng movement sa bibig mo. Eh guys, I'm telling you, sobrang sensitive talaga ng bunga nga ako. As in, cleaning lang dumudugo, masakit. And sa pasta, binapasta ako sa taas, kumbaga. Hindi ko siya, may part dito sa side nito, hindi ko siya kaya ipapasa nang walang anesthesia, dalawa. Ganun kalala. Eh, halos alam ko naman yung kadalasan pasta, wala namang anesthesia, pero sa akin, hindi ko kaya. So, thank
thank God. Hindi ganun kasakit tong braces na to. And, ayun nga, sana matapos na siya agad. And, sobrang thankful lang ako kasi nakabitan na ako. And, yun nga, hindi siya nakakadagdag ng gandat eh. Kailangan lang talaga to ng correct. Eh, alam mo, may kinokorek ka. Kasi, parang itong dadagdag sa ganda mo, nakamask ka naman ngayong pandemic. Ano, itatagalin mo yung mask mo para lang mumitya, di panlandakan mo na nakabrace ka. No, no, no. Kailangan talaga ako, kailangan mo lang. So, ayun lang guys. And, sana supportahan nyo ako sa mga future vlogs ko. And, ang dami ko pang gustong i-upload. Kaya lang, super duper, wala na rin time mag-edit. Although, gusto ko. Tapos, request kayo kung ano pa yung mga gusto nyo i-vlog ko. Naka 1,000 na akong subscribers. So, na-monetize na yung video ko. And, ayokong ma-demonetize. So, I'll try my best to keep uploading videos every week. So, ayun lang guys. And if may mga questions kayo na hindi ko nabanggit, please comment down below. Also, please subscribe and like this video. This is your mom, Delicious Life. Thank you so much for watching. Bye.